Hi guys, good afternoon. Kahatid ko lang sa asawa ko sa work niya. Tapos ang ginawa sa labas, kaya ako magluluto ako ngayon ng oxtail. Ano ba yung oxtail? Ano ba yung ox? Parang baka siguro yun na kapatid ng baka. Siguro yun. Tsaka ito, ang body ko. Hello Ding! How are you, Barry? Say hi! Hi! Ito na yung mga ingredients ko sa pagluluto ng oxtail. Medyo mataba siya. Medyo frozen pa ng konti, pero okay na yan. Tapos yung ingredients ko, bok choy. Ito, bok choy. Maliliit na parang pizza siguro to. Tapos ito, meron akong loya, kamatis, tapos atsal, saka lemongrass, saka sibulyon, sibuyas. Pag luto ko nito, gagamitin ko tong Instapot namin para madali lang siyang ma-soft yung meat. Tapos yung trick nito para hindi masyang para yung taba nito kasi masyadong mataba to, oh. After ng pag soften ng meat, ilalagay natin sa freezer para yung mga taba pupunta sa taas tapos magpi-freeze siya, so madali na lang siyang kunin. Tsaka hindi nawawala ang asin tsaka paminta. Magluluto na tayo. Nilagyan ko na ng tubig yung Instapot natin. 4 cups of water to. Tapos ilalagay na natin yung oxtail. Ganyan. Ors. Sarap. Ilalagay natin yung asin tsaka paminta. Chitso na. Lagay natin yung lemongrass. Luya. Kamatis at sal. Tsaka ilagay natin yung sibuyas. Hatiin lang natin sa dalawa. Ganun. Ganyan lang. Ox na yan. Kuklose na natin. Tumunog na. Isisilang natin to. Kuan natin. Ipisto natin sa ceiling. Ganyan. Set natin to meat stove. Ganyan. So, 45 minutes yung nakaset niya. So, pwede na rin yan. O, pwede natin i-40 lang. Nakahay naman siya. So, ganyan lang. Okay na yan. 40 minutes. Para malambot yung meat talaga. So, yan. Turn on na. A few moments later. Hi guys, ito tumunog na. So, tapos na yung 30 minutes. So, hindi muna natin to i-open kasi malakas pa yung pressure sa loob. So, i-rest muna natin ng 10 to 15 minutes siguro bago natin i-open yung binting niya para okay na siya. So, hintay tayo 10 to 15 minutes, okay? Patutulogin ko muna tong batang to kasi inaantok na. Ayan guys, 18 minutes na yung pinarest natin, so i-release na natin yung binting niya. Tapos i-release natin, so hindi na siya masyadong malakas yung release niya. So pabayaan na natin muna yan mga 2 minutes siguro hanggang mawala na yung ingay niya. So pwede na natin i-unplug to. Ayan. So hintay na lang tayo. Ayan. Nag-calm na siya. Oh, masaya.
Ayan, so hintayin na lang natin itong metal na to. Pag bababa na siya, pwede na natin ma-open yan. So, bumaba na siya. Pwede na natin i-open, tsaka check natin yung meat. Ayan. Ganyan yung meat. Ah, wow! Ang lambot-lambot. Ang lambot-lambot niya, guys. Oh, ang lambot na, oh. Mapipeel off na siya sa bones niya, oh. Lambot-lambot na. Charap, ang bango pa. Wow, tapos, yan, oh. Kita niyo yung mga nakalutang. Ang daming kuan. Ang daming nakalutang na oil. So, yung bata-bata pa tayo, okay pa yan. Pero ngayon, yung medyo may edad na tayo, careful na tayo sa health natin kasi mahirap magkasakit ngayon. Okay, so, pagiginawin muna natin mga 5 to 10 minutes again, tapos ilalagay natin sa freezer para yung taba niya mag-freeze siya. So, madali na lang natin kukunin. Yan guys, medyo malamig na siya. So, pwede na siyang ilagay sa freezer. Medyo mainit-init pa konti, pero sakto na. Lagyan na lang natin ng plato. Mm-hmm. Naman siya. Ayan. Lagay natin sa freezer para lumamig siya. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Ato nang inito ng ato ang gilat-an nga oxtail. So i-check na to sa ref. So ito na yung oxtail na to, guys. So huwag natin yan. So ito na yung output, guys, oh. Oh, tingnan niyo. 'Di ba? Madami yung fats niya. Tapos nasa top siya. So tatanggalin natin 'to. See? Madali na lang siyang kunin, oh. Natutulog yung pats. Diba? Madali na lang. Ayos na, di ba? Wala na siyang pats. Tapos ito yung nakuha natin na pats. Oh, ang dami. Oh no. Yan yung mapasok sa katawan natin. Oh, ba? Nagkaka-high blood 'yan. So tabi na natin 'to. Titimplahan na natin yung kuha natin yung eventually. Si Bossing, oh, nakapisto na. Ready to sleep na yan. Say hi, baby. Hi, baby. Hi, baby Barbie. Hi. Daddy? Daddy. Daddy, daddy. Hi, Ding. Hi, Luding. Meanwhile. Okay, so guys, ito na. Oh, kumulo na siya. Kumulo, kulo, kulo. Tapos, ilagay na natin yung big vegetables.
Ito yung vegetables natin. Hindi siguro ito ubusin kasi masyadong madami. Ito, lagay na lang natin ito. Tapos, yan. Lagay lang. Yan lang, tama na siguro yan. Tapos, haluin natin. Lagay na natin yan. Ipasink lang natin yung vegetables. Tapos patuloan natin mga 1 to 2 minutes. Okay. Kumulo na naman. Luto na yan. Hindi natin i-overcook kasi magiging makait yung sabaw. Tapos ilagay na natin yung spring onion. Spring onion pala to. Sibuyas dahonan kasi to sa Bisaya. Tapos hindi ko alam yung Tagalog. Ping, 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 ping. See? So, sasarap na yan. Yan na yan. Tapos, turn off na natin. Yung heat. Tapos, turn ulit. Kain na tayo, guys. Nandito na, prepare na yung food namin. Tapos, tsaka nandito na yung asawa ko. So, pray first before eating. So, pray naman. Name the Father, Son, Spirit, amen. Lord Jesus Christ, thank you for the blessings and graces that you have given to us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Oh guys, ito na yung oxtail. Oh, ito. Judge, tilaw na judge. As in, ako yung judge. Sabaw. Para sa... Lamig kay dad. Lamig pagkatimpla dad. So guys, kakain muna kami guys. So, thank you and magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. Kain na.